instrumentalist Anton Ferraz. Hi, Anton! Hello po, hello po. Maraming salamat po sa mga bloggers and mga media sa pagpunta dito, and I hope marami po kayong makuha tungkol sa akin po. Thank you, Anton. So, ayan, it's time. Hindi na nga po kami makapaghintay kung ano, kung tungkol saan ba itong Can't Wait. Kaya naman, the floor is now open po to the members of the press. Our first question will come from Sir Dondon Sermino of Abate. Hello po, Sir Dondon. Ayan, okay. Magandang hapon, Anton. Good afternoon. Hello po, magandang hapon po. First time ka naming ma-interview. So, can you tell us more about yourself? And of course, yung tungkol na rin sa single mo na Can't Wait. Pakwenta kung paano ba nabuo ito. Sige po. Ako po si Anton Ferraz. 21 years old na po. Taking up legal management sa De La Salle University. Fourth year na po ako. And yes, I enjoy writing songs. I enjoy singing. I come from a family of musicians po. Like, lagi po kaming pinapakanta ng grandma namin. Kami magpipinsan. Yeah, and nung grade 12 or grade 11, I think, dun ko lang po na-realize na I want to perform in front of a crowd. Kasi nag-try po ako mag-audition for theater. And nung nakuha po ako, then I got a chance to do a lead role. And ayun po, medyo parang nagustuhan ko po yung adrenaline rush being on stage, being in front of a lot of people po. Ayan. Yes po. About Can't Wait. Yes po. Funny story po kasi, sa Can't Wait po, nakuha ko lang po yung idea ng song nung nanood po ako ng isang movie ata or series na parang about sa isang long distance relationship. Ah, okay. So parang, inaisip ko po, marami pong long distance dito sa Philippines. Like, relationships, families, like yung mga stuff po na gano'n. Hindi yung song po, hindi po siya totally for relationships only. Pwede rin po siya for family members who are out of town, out of the country, working, mga OFW po. Yes po. Pero ikaw, Anton, mostly mga hugot songs ba ang genre mo? Mas gusto mo yung gano'n or? Para sa akin po kasi parang mas madali pong tumatak sa tao if may paghuhugutan po yung song. Okay, so as much as possible po, tinatry ko pong gumawa ng song na yung may makaka-relate po. Okay. Marami ka bang hugot sa buhay? Hindi naman po masyado. More on experiences po ng friends, family. Yung songs ba based on your parang personal experience, may mga ganun ka bang situation? So far, wala pa naman po. More on sa mga nakikita ko po sa environment ko po, mga kwento ng friends, mga ganun po. Doon ko po parang hinuhugot po yung mga songs ko right now. Ayan, last song na lang since marami pa naman magtatanong. Sino ang mga dream collab mo? Since di ba sa music naman and sa social media, usong-uso ang collab. So ikaw, sino ang mga dream collab? So ko po talaga makasama sa isang kanta si Miss Julian San Jose. Wow. Lagi po yan sinasabi kahit before pa po, nung mga first interviews ko pa lang po sa'yo, sino gusto mga collab? Lagi po sinasabi si Miss Julian San Jose. Parang super, super nagagandahan po ako sa voice niya, and feel ko po parang kaya ko pong mag-compliment dun po sa voice niya. Okay, so, pero hindi pa nangyayari? Never mo pa siya? Wala pa po. Never ko pa po siya na-meet. Ah, talaga? Kahit, hindi ka ba nagpupunta ng ano, like, sa studio ng GMA or wala pa po. Konti minsan like ilang times pa lang po ako nakapunta and wala po siya. Ayan, so ngayon dahil last na talaga, so since nasabi mo na si Julian, so meron ka bang gustong sabihin sa kanya for sure pag na-post namin to, makakarating naman sa kanya? Yes po, hello po Miss Julian San Jose. Sana po makasama po kita sa isang kanta, either original po or kahit cover lang po. Sana po maano po natin. Ayan. Thank you very much, Anton. And good Thank luck. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po, Sir Dondon. For our next question po, tawagin naman po natin si Sir Jerry Donato of Philippine Star. Hello po, Sir Jerry. Ayun. Hello po. Good afternoon Hi, po. Anton, congrats on this Thank you po. Single. I think, tama ba ako, Anton? This is your third. And then... Yes po.
Can you tell us about those two previously released songs? Tas ano yung pinagkaiba nitong Can't Wait as compared dun sa dalawang nauna? Yung first release ko po under GMA po is All I Need. Tungkol po siya sa parang pandemic ko po kasi siya nasulat. So parang yung story po ng song line is kahit ano pong nangyayari sa mundo, sa Philippines, parang you have someone na doon ka po humuhugot ng lakas, ng will to move on, keep on with life, yeah. Mga ganun po. And for Binabaliwala naman po, it's more of like sa mga hopeless romantic naman po. Mm-hmm. Like yung may gusto ka pero kahit ano pong gawin mo, hindi ka po pinapansin ng girl or ng guy na gusto niyo po. And pinagkaibahan po nung first, for yung first two po kasi more on ballad R&B, din po yung type. And ngayon po kasi more of like pop R&B naman po. So super ibang genre po siya sa first two songs ko po na na-release. And mas challenging siya actually. Pero feel ko naman po mas worth it and mas maganda po yung third song ko po. Mm-mm. Saan nang gagaling yung feeling na, yun nga, you found this one challenging? Kasi are you not into R&B, or do you have other preferred musical genres? No naman. Me po kasi more of R&B po talaga ako. R&B, okay. Pero more of like yung sa ballad po ng R&B. First time ko po maganto, yung medyo upbeat po and medyo mabilis po yung mga lyrics. Mm-mm. Eh medyo bulol po ako. So minsan po na pag sobrang focus, nung nag-record po kami, super focus po ako sa pag-pronunciate ng mga words. Minsan nawawala na po pala ako sa tono, sa timing, mga ganun po. So nakailang takes po kami dun sa recording, which is dun po ako nahirapan po talaga yung sa recording po mismo. Tapos Anton, I understand that you are a multi-instrumentalist. So what other instruments do you play aside from the guitar? First instrument ko po talaga is piano. And then nag-stop po ako, then I shifted to drums. Yun po. Then I know a little bit of ukulele po. Okay. Sige, okay. So ano ba, yung mga release, for my last question, I'm just curious, kung yung mga releases ba to is something na nire-release kasi you have a full album in mind. Kasi di ba ngayon parang rare na nagre-release ng isang album, kadalasan puro singles na lang. But of course, I hope at the end, pwede siyang i-compile as one solid album. Meron bang ganong plano? Wala pa naman pong plano po na ganon. I just want to create lang po ng create ng songs na... Nasa isip ko po kasi ngayon is quantity over quality. Yeah. So parang release lang po ako ng release ng songs until eventually may mag-hit. Okay, congratulations again. Thank you po. Thank you po. Okay. Thank you. God bless. Thank you po. God bless din po. Thank you po, Sir Jerry. Ngayon naman po, tawagin po natin si Angelica Villanueva of Manila Standard. Hi, Angelica. Hello. Hi, Anton. Hello po. Una, congratulations. So, I have two questions lang naman. Pero, yung first is, sino yung nabanggit mo, di ba, na family kayo ng mga singers yan? Kinoconsider mo ba silang musical influences mo? Or may iba ka pang artist na nilook up to? For sure po. Isa po sila sa mga inspiration ko pong kumanta. Pero feel ko po yung nagbigay po talaga sa akin ng push is si Bruno Mars po. Like ever since bata po ako, Bruno Mars and Justin Bieber. Silang dalawa po yung pinaka-idol ko po talaga. Like sa paggawa po nila ng songs, on how they sing, marunong din po sila sumayaw, on how they perform totally po. Parang sila po yung parang nag-push sa akin na, oh, I want to, sila po yung gagayahin ko po nagpa-perform ako. Yung ganun. So, sumasayo ka rin on stage. Ay, di ba po. Kailangan ko pa po maganda dance lessons. Anyway, my second question is, nakita ko na nag-front ako sa Orange and Lemons last time. Yes, so, pwede ka ba mag-share ng experiences mo about that? Ano yung nakausap mo ba sila? Ano yung in-advise nila sa'yo? Ganyan. Well, di ko po sila nakausap nung time na yun. Mm-mm. Kasi parang, when I performed to po, wala pa po sila. And then,
parang after ko po mag-perform, may isa pa pong parang band before Orange and Lemons po talaga. So, nakapagpa-picture lang po kami, pero hindi na po namin sila nakausap kasi parang busy rin po sila mag, parang may pinag-uusapan din po sila and stuff with their parang musical team po eh. Pero how was it? Like, kamusta naman yung, first time mo ba mag-front act sa isang band? Yes po. First time ko po actually mag-perform sa almost, ang dami pong tao dun, almost mga thousands po yung tao. First time ko po. Super ano po, heartwarming kasi yung sumasabay po sila sa akin, ganun po, parang nakakakaba din, pero po yung kaba ko ginamit ko na lang po as parang energy na oh, I have to perform well, interact with the audience, yun po. Kaya po kinakausap ko rin po yung mga audience nung mga sa ibang parts po para hindi lang po dire-diretso po nakanta. Ayan, sige. Congratulations sa and looking forward sa mga next songs mo na i-release. Good luck. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you, Angelica. For our next question po, we have Sir Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello po, Sir Richard. Hello, Anton. Good Hello afternoon po. And congratulations dito sa bago mong kanta. Pwede ba ano, humingi ng sample? Kahit yung chorus lang, at least may idea sige lang po kami doon sa Can't Wait. I can't wait to see the sunrise by your side. And everything that we've been through makes me realize that it may be hard for us, but we gotta be strong. Baby, trust me when I say that we'll still go on. Ayun po. Ayun. Speaking about Can't Wait, may nabasa ko na it's about a couple dealing with a long distance relationship. Wow, relate, diba? Ayun. Pero ikaw ba? Kasi diba yung last time binaliwala, ngayon Can't Wait, parang ang lalalim na mga hugot mo, saan mo to hinuhugot? And may story ka ba na ano, na pwedeng ma-share sa amin na may kinalaman dito sa mga ginagawa mong songs? So far po yung mga sa songs ko po is experiences po ng iba usually eh. Or like pag nakita ko lang po sa mga TV or sa mga nakikita ko lang po everywhere, doon ko po kinukuha yung songs ko. Siguro po sa lyrics, kaya po medyo malalim din po. Kumukuha po ako ng ibang inspiration from other songs. Like, tuwari, may narinig ako na, oh, ang lalim ng meaning nito. So parang, ibo word, kukunin ko po yung idea, pero iibahin ko po yung words na para maging sa akin, maging original ko pa din po. Pero curious lang ako, Anton, paano ko kapag gumagawa ng isang music, and eto na lang, particularly dito sa Can't Wait, paano mo siya nabuo? Nag-start ba sa parang humming? I always start po sa chord progression. Usually, ilalak ko po sarili ko sa kwarto niyan. Tapos, if motivated po ako gumawa ng song, ilalak ko po sarili ko. Tapos, play lang po ako ng guitar. If may makuha akong magandang chord progression, i-record ko po agad yan sa phone. Voice recorder po agad yan. And then, ayun po, after po ng chord progression is humming, usually hum, na parang kukunin ko po yung rhythm, kung ano po yung babagay na rhythm, na melody, sorry, na melody. And then, after po ng melody, sasabihin ko na po ng mga lyrics, parang magda-draft-draft po ako ng lyrics, so ano pong bagay. And ayun po, yun lang naman po yung process ko po sa paggawa po ng song. Pero dito sa Can't Wait, gano'n mo siya katagal ginawa? Ito po, yung draft po na full is mga 3 weeks po ata. And then, with the adjustments po na ginawa po namin ng LG, umabot po siguro ng mga 1 to 2 months po. Kasama po yung mga revisions and yung mga kung paano po yung attack ng song, ganun po.
Ito na lang, bilang syempre ikaw din yung gumagawa ng mga ng music mo. Ano ba? Paano ka parang naaapektuhan ng kunyari, 'di ba pang third mo na 'to? So okay, for sure nakakuha ka ng feedback from the first and the second. So paano nagbabago or paano parang hinuhulma tong mga susunod na ano based sa feedback na narinig mo from the first ones? Usually po kasi inaano po nila na parang, oh, may parang kulang pa sa song mo, parang ganyan po, ay parang something's missing po. So ako po parang I ask my friends and family members po na who's into music po talaga, parang I ask for their advice, ay ano pwede kong idagdag dito, anong kulang, anong pangpa, kung paano po maging complete yung isang song. So, yun po, dun po parang may mga tinatanungan po ako na mas nakakaalam po sa akin. Thanks, Anton, and congratulations. Thank you po, thank you po. Salamat po, Sarah. Thank you po, Sir Richard. And for our next question, ang nagpadala ng tanong si Sir Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. So ang tanong niya is, what was your reaction when you found out that you got an AWIT Award nomination? So sa mga hindi po nakakaalam na nominate po si Anton ng Best Performance by a Male Recording Artist for his single na All I Need. So ano yung reaction mo dito? Super nagulat po ako nung nakita ko na lang po sa post na may nag at tinagpo ako ni Sir Pau, Sir Paolo Agudelo na sa Instagram, sa story na andun po ako. So, uy, nandito pala ako sa AWIT Awards. Nagulat na lang po ako. Tapos, ayun po, edi, pinost ko na po, pinakita ko po sa friends and families. Nagulat din po sila na andun na ako. So, ano, first nomination mo ba ito? Opo. Wow, congratulations. Thank you po. So, ayan. Ang next question naman ni Sir Alan is, your songs give off a hopeless romantic vibe. So, do you consider yourself to be one? Hindi naman po. More of, ano lang po talaga ako ngayon eh. Focus lang po sa school. Dami na po kasing readings. Oo nga, pag legal management, no? Oo po. Puro, ano po, so, anong puro debates. Oh, di ba? Anong year ka na ulit, Anton? Fourth year na po. May graduating? Either, baka po kasi mag-extend po ako ng one year kasi nagla-low units lang po ako. Ah, okay. Sige. Ito naman, may question din galing kay Sir Jojo Panaligan of Rider PH. May comment pala kanina si Sir Jojo nung kumanta ka. Sabi niya, ang ganda daw ng vocal control mo. Ay, thank you po. Thank you po. So, yun. Ito yung tanong niya. Perfectionist ka ba sa studio? Yes po. Nakakailang takes po kami. Kunwari po, pag may di po ako nagustuhan na isang part, parang feel ko, ay, kaya ko pa ito gawin mas mabuti. Tapos, sabihin ko po sa producer na pwede pong isa pa pang take. Gaganap po ako hanggang makakuha ko po na perfect na siya. And yung next naman niya is, anong insight mo about sa long distance relationship na pinag-uusapan dito sa Can't Wait? Ako po, super hirap. Pero parang feel ko kaya naman po as long as time management. And alam niyo naman po yung like what's right and wrong po. So parang you guys have boundaries. And yung final question niya is, how far are your dreams as a singer? So far po, I wanna perform po sa Mall of Asia or sa Philippine Arena. So concert ang gusto yes, mong achieve. Ayan, i-manifest natin yan. So yun. Eto naman, may question din from Sir Nolo Lopez of Nolo Lopez TV. So sabi ni Sir Nolo, congrats daw on the success of your Binali you Wala po. Na single. So this new single, Can't Wait, ano ang ma-advise mo naman sa OFWs who couldn't wait to come home to their families in the Philippines? For me po, keep working hard po and just have hope po na at the end of the day, parang at the right time, kasama at magsasama pa rin po kayo ng family members niyo.
Ayun. And yung next question naman is from Sir Jason Paor of Manila Online. So ang question niya is, what is your mission and goal as a music artist? My mission po is to influence other singers who wants to share their talents and parang makapagbigay po ng inspirasyon sa mga kabataan po na pursue their dreams. Kasi hindi, wala naman pong mawawala if they try to pursue their dreams. And my goal po is to be a very successful singer, hopefully. And sana po, yun po, like I can achieve all my dreams as a singer. And ayun, you mentioned din something about making music to inspire others to pursue their passion, so, and also do what they love. So anong nagmo-motivate sa'yo to enjoy what you are passionate about? Yung being happy po, it makes me happy po kasi whenever I sing, whenever I perform, whenever I get the chance to create music, super po nagbibigay po siya sa akin ng saya and parang escape from reality po, totally. Parang in a different world po ako pag kumakanta po. Sa daily life mo ba, Anton, lagi kang may moment na nagsusulat ng kanta or may nabubuhay? Hindi naman po daily. Siguro po parang mga once a week, bigyan ko talaga po may isip na gawa kaya ko ng song. Mga ganun po. So magsistart po off chord progression, tas if may time po ulit, parang pagpatuloy ko po. Ah, ganun. So ito pala, speaking of can't wait, so how do you know if someone, personally, how do you know if someone is worth waiting for? It depends po eh, per person. Siguro po for me, if I find myself comfortable with them, and siguro po yung I can be myself around them. Like, di ko kailangan maging fake or hindi naman fake, pero yung parang always best foot forward. Kaya ko maging sarili ko po in front of them. And follow up to that, what are the things that you can do while waiting for someone you love who loves you back, but yun, long distance pa kayo, you can't be together yet? And how can you keep that love alive while waiting for the right moment? Hirap yan, hindi ko pa po na-experience yan eh. Pero siguro po ano, if ever na lang mangyari siya sa'yo. Talaga, feel ko po kasi time, kasi yun po yung pinakamahalaga sa lahat po ng kahit anong relationship po eh. Either magkasama po kayo or LDR, time po. Like, you always have to find time for your significant other po. Na parang show them, pa-feel mo pa rin po na you love them, na you care for them, kahit malayo man siya. Ayun, time. So speaking of time, Anton, curious lang ako, paano mo nababalance since you're a student and also an LG Records artist? So paano mo nababalance yung pagsusulat and pag-aaral? Oh, hindi ko na ata nababalance. De joke lang. Siguro po, ano, inuuna ko po talaga studies. Like, if I, kasi po yung schedule ko po ngayon, bungi-bungi na kasi senior na po. Like, first class ko 11, next class 6 p.m. na po. So in that vacant time, if I have nothing else to do, if wala naman pong requirements or mga readings, usually I get my guitar and play po to find some chord progressions po na I can play with. Tapos nire-record ko lang po siya. Marami pong mga chord progressions sa phone. Naka-record lang siya. Ayun, so parang after ba ng Can't Wait, may abangal na kulit kami sa'yo? Kulit kami ah. Hindi pa po. Anuhin pa po. Ipa-finalize. Tatapusin pa po muna. Okay. So, ayun. Basahin naman natin itong question from Jamie Ortega of Soundcheck Manila. What made you try a different genre from the one you are used to? I want to show po the listeners and the public po na hindi lang po ako dun sa isang genre. Na I am versatile po na kaya ko po kahit anong genre. I am willing to learn and parang kaya ko pong mag-adjust and I am open to doing any kinds of music po. Ngayon, so anong genre pa yung gusto mong i-try naman sa mga susunod mong kanta?
Actually, gusto ko pong mag-try yung ano po, jazz music po. Mga Frank Sinatra, yung ganong type po ng music. Ayun. Abangan namin yun yung jazz mo naman. Sige. So ito naman, can you relate at some level? Hindi mo nung friendship mo. Kung nakaka-relate ko ba at some level dun sa Can't Wait? Medyo po, sa family. Parents ko po kasi sa province po nagtatrabaho. Doon po yung family business. So, ayun po. And dito po ako sa Manila kasi studying pa ako. So, feel ko doon po ako nakaka-relate sa song ko. So, as someone who is experiencing that, paano ka nag-cook naman na malayo ka sa parents mo? Yan naman po. From time to time po, I talk to them, tumatawag po, ganyan. Usually, yun po, if I find time for them, inaano ko po sila lagi. Message po, ganun. Saan province ba sila? Sa Biliran province po. Doon po yung province namin. Malayo. So, yes. So, ito, next question ni Miss Jamie Ortega is, how did you enter showbiz and get discovered? Actually po, nag-auditions po ako sa GMA before. Parang nagka-open auditions po sila online nung pandemic. And di po nakatanggap ng callback nun. And then parang nagsisend po ako nung, ay parang I have a YouTube account po. And then si Sir Pao, yung producer po that time, nag-message po sa akin na, "I saw your YouTube, would you like to perform sa Spotlight sessions?" So nag-agree po ako and they asked me if I have original songs din po. Then when I showed them when I presented my original songs po, nagustuhan po nila. Kaya ayun po, doon po nagsimula sa ano, sa Spotlight sessions po. Ayun, so 2020 up to mga, so 3 years ka na, so under LG, tama ba? Ano po, nag-sign po ako nung September last year po. Oh, nag-1 year ka na. Yes po. So, ayun, thank you so much. So, congratulations doon. So, eto, for our final question, so aside sa Can't Wait, ano pa yung aabangan ng listeners mo sa'yo? Yes po, October 20 po will be the release of my performance video of Can't Wait. 4 p.m. po yan. And yun lang na, oh, I have a gig po pala. I have an upcoming gig sa may, wait lang po, check ko lang po sa ano. Kalimutan ko po. Go. So aside sa pag-aaral at paggawa ng music, nagigig ka rin pala. Yes po. Here, I have a gig po on November 15, Wednesday po sa 88 Friar, Timog Avenue and Panay Avenue QC po. November 15. Ayun, thank you so much, Anton. So there you have it po mga kapuso. Kung wala na po kayong pahabol na tanong, that concludes our media cut for today. So thank you so much po for all your questions. And to formally wrap up this event, maybe call on Anton again for his message. And so yun, kindly take your time to promote your latest single and your upcoming projects. Anton. Thank you po sa lahat po ng media and vloggers for taking your time to interview me and to get to know me and to know the background po of the song. I'm really happy po and I appreciate it. And of course po, tomorrow na po yung release ng aking single, All I Need Tuloy, Can't Wait, under LG Records. Available po siya sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all other streaming platforms po. And please po, punta po kayo sa 88 Friars sa November 15. I'll be performing with other LG Records and GMA Music artists po. Thank you. Thank you so much, Anton, and to everyone po who attended our online MediaCon today. So don't forget po to listen to Anton Paras' single, Can't Wait, available na po tomorrow, October 13, on digital platforms worldwide. And on October 20 naman po lalabas ang kanyang performance video sa YouTube. So thank you po. This has been your host, Sarah Fua. Stay safe po, mga kapus. Thank you, Anton. Thank you po. Thank you po.